Itong si Senadora Ontiveros at saka si sino pa ito, Senador Drilon. Kasi meron pong bagong programa ang IATF na yung mga miyembro doon, binigyan ng assignment, tinawag sila mga big brother, big sister, na kini-criticize naman itong mga, Jesus Mario, Joseph naman kayong dalawa, oh. Alam nyo, kaya lang ginawa yon para madaling may access ang LGUs sa cabinet. Hindi ba binibida ko sa inyo? Na pag ang LGU may mag-text sa akin, may problema, refer ka agad ako sa lahat ng ano. Eh ngayon, hindi na kailangan. Ako lang, o isa lang ang tinetext nila o tinatawagan para may problema sila. Ngayon, nandun na mismo yung mga cabinet member. Ano mga problema dyan? Ano mga atin? Ano mga pwede natin? Yun ang ibig lang sabihin doon para may access, mabilis. Malalaman ka agad natin. Kayo naman, ewan ko ba? Sabi nila, kikialam ng mga cabinet members sa LGU. Sus, Mariosa. Ano mga makikialam? Kaya sila nandyan para tumulong, para madaling makarating sa national government kung ano man ang problema ng LGUs. Kayo talaga, kukulit nyo. Kayo ang tunay ng mga pasaway. Ang issue po doon, kung ginagamit daw ng pamahalaan yung batas upang gamitin laban doon sa mga kritiko nito. At yung mga sumusuporta doon sa tsoryang yun na ginagamit ng pamahalaan, wini-weaponize daw yung batas, ginagamit na sandata. Sinasabi nila na mga pureba daw nila yung pagsarado ng ABS-CBN. Yun daw kay Maria Ressa. Tapos yun daw pagpasa ng Anti-Terrorism Act. Kahit na raw maraming protesta na ito'y lumalabag sa saligang batas. Alam po ninyo, hindi natin malaman kung saan pinagkukuha nitong mga mahilig na magsabing ang pamahalaan ay ginagamit ang batas na sandata lamang sa mga kritiko. Ang katunayan, ano ba ang katotohanan niya? Ang katotohanan po dyan, ang mga kontra sa pamahalaan, mga kritiko, mga oposisyon, sila ang gumagamit ng karapatan ng pamamahayag bilang sandata laban sa gobyerno. Baliktad nga eh. They are using the freedom of speech and of the press as a weapon against the government. Na ang gagawin, ginagawa lang naman ng gobyerno, bigyan ng serbisyo at proteksyon ang mga kababayan natin. Yung ilang ulit na po nating sinasabi, pinagpipilitan nila. Yung ABS-CBN daw, tinanggal na walang tuloy daw ng platform para magtalap, makarinig, makapanood ng mga balita dun sa channel na yun. Eh, hindi naman po totoo yun. Unang-una, hindi tinanggal. Ang nagtanggal po sa kanya yung batas. Kasi ang sabi ng batas, kung wala ka ng prangkisa o nag-expire na yung prangkisa mo, hindi ka na po pwedeng pumailan lang sa himpapawid. So, it was a question of a franchise expiring, hindi assault on freedom of expression or freedom of the press. Yun naman kay Ressa, napakasimple ng si Ressa lang naman sa kayong mga oposisyon, mga kritiko, pinipilit. Sila nga ang gumagamit nun eh. They're using that case as a weapon against the government. Eh, simple-simple lang po yun. Yun ay kaso na finahin ng isang pribadong mamamayan laban kay Ressa sapagkat siniraan niya.
batay sa impormasyon na hindi totoo. At nung nasabihan siyang hindi totoo, hindi niya man winasto. O kaya dinimanda siya. Pinagbigyan naman siya. Binigyan siya ng pagkakataon. I-correct mo. Hindi niya kinorek. Yung isang reporter niya, kinokorek sana, hindi naman niya nilabas. O hindi siyempre, presado ngayon yung mamamayan na maghahain ng demanda at naghahain nga ng demanda. Eh pagdating po sa hukuman, magbigay na namang ebidensya, sa halip na magbigay silang ebidensya na ipagtanggol ang kanyang sarili at sasabihin niyang hindi naman malisyoso yung amin, eh hindi naman po siya nang introduce ng evidence. O ano naman gustong gawin niyo sa hukuman? Samantalang yung kabila, nagbigay ng ebidensya, siniraan siya batay sa impormasyon na hindi totoo at alam ng publisher na hindi totoo. Binigyan ng pagkakataon i-correct, hindi pa rin kinorek. Tinuloy pa rin. Hindi lang yun, nirepublish pa. Yun. O, paano? Ano naman gusto niyong gawin sa hukuman? Eh, hindi totoo yung mga pinagsasasabi nitong mga kritikong ito. Nasabihin, ito raw eh, convenient diversion. Ano ba convenient diversion? Kayo nga nagda-divert eh, yung mga kritiko. Ang pamahalaan, alam po ninyo, ano mang pamahalaan? Ang palaging pinatutupad nito, eh yung mga batas na hindi kumukontra sa pangunahing batas. Ano mang pangunahing batas? Ang salingang batas. Ang konstitusyon. At lahat ng mga behora, lahat po ng ipatutupad nito, inaayon lahat sa salingang batas. Otherwise, eh, kita nyo, pumupunta naman kayo sa Korte Suprema, eh, palagi namang nababalidate na tamang ginagawa ng gobyerno. Ngayon, meron naman nag-file 27 petitioners. So, titingnan natin kung may katotohanan yung sinasabi nyo. Pero, between us, alam po ninyo, lahat ng mga sinasabi nila, hindi totoo. Sinasabi nila na yung Anti-Terrorism Council, binigyan ng kapangyarihan na magmando ng mga pulis na mag-aresto ng suspected terrorists. Hindi po totoo yun. Palagi nilang sinasabi yung Section 29, eh, hindi naman totoo yun. Mali ang basa nila. Kasi daw, eh bakit nakalagay dun sa Section 29? Pagkatapos na mabigyan ng written authority. Jesus Maria, Josep talaga kayo. Eh, yung written authority, ngayon ang paliwanag na natin. Yun po ay tumutukoy dun sa binigay ng authority ng ATC o ng council dun sa mga operatives na umakyat sa Court of Appeals at tumingi sila ng permiso na mag-surveillance. At pag nabigyan na ng surveillance permiso ng Court of Appeals, gagawin na nila yung kanilang pagtitik-tik. Eh, siyempre, inirecord nila yung mga conversations sa telepono. Isusum kayo, kukulang kayo ng mga picture. Madalit sabi, kakalap sila ng ebidensya na ikaw ay isang terorista. O so pag meron na siyang ebidensya, anong gagawin? O edi huhulihin ka, bakit ka nyo huhulihin? Sabi nyo, bakit huhulihin? Wala pang warrant of arrest. Kasi nga, under Rule 5 of Section 113 of the Rules of Court, pwede ng warrantless arrest kung ikaw ay may personal na kaalaman na itong taong ito ay may ginagawang krimen o ay meron na ngang ebidensya. Ito yung Section 29. Sinasabi yung Section 29. O yun, pag nahuli mo yun, ang pag-uusapan natin sa Section 29, gaano ba katagal na pwede mong iditini yan? Kasi sa ngayon, 14 na araw. Tama ba yun? 14. Gagawin natin 24.
Diaz, o dadagdagan pa, depende. Tanong, bakit naman? Hahabaan nyo pa kasi. Eh, bakit naman hindi? Eh, kung kailangan mo pa, kailangan mo, ebidensya nga kailangan mo. Ang problema mo, kung pinakawalan mo yan, eh baka pinasabog na tayo, wala na na, huli na naman tayo. Hindi ba kaya nga ang problema ho ng mga pulis? Tingnan nyo nangyari sa Marawi. O hindi ba? Yung mga terorista doon, nangyari na. Pati yung mga pagsabog ng bigla na lang na meron pang sarili nila, pinapasabog nila. Alam po ninyo, mga terorista, magagaling na. Kaya yung sinasabi nilang, yun daw, definition ng terrorism, masyadong malawak. Hindi malawak yun. Masyadong ang definite nga eh. Definitive. Meaning, kung ano yung mga ginagawa ng terorista sa iba't ibang lugar sa buong mundo, yun ay kinalap ng mga otoridad at yun. Sabi na, oh, ito, itong ginawa nila rito. Kaya, kompleto, partikular, yung mga gagawin ng terorista na pinasok doon sa Anti-Terrorism Act. Ngayon, kung hindi kasama doon, ah, hindi ka nasa ilalim ng Anti-Terrorism Act. At saka klarong-klaro naman ang batas. Sinasabi rin po ng ATA, Anti-Terrorism Act. Ang unang-una, hindi kasama rito yung pagpuprotesta nyo, pagrarally ninyo, pagdissent ninyo, salita kayo sa radyo, sumulat kayo, hindi kasama yon. Pangalawa, klaro din na nakalagay sa ATA na walang provision dito na i-interpret mo na binibigay ng kapangyarihan itong Anti-Terrorism Council na nagbibigay ng power na mag-utos, mag-aresto lang walang warrant. Hindi po totoo yun. Kaya nga dun sa webinar, nagsalita po ang inyong lingkod doon. At ito naman si Attorney Santa Maria. At sabi niya, hindi, alam mo, yung atake ng pamahalaan sa media, masyadong subtle. Subtle. Kumbaga, hindi raw halata. Sus. Alam niyo, ikaw Mel, ikaw lumang, kunyari ka ba? Matagal na tayo nagkakaharap kung saan-saan forum. Eh, dati ka naman kontra sa gobyerno. Talagang gumagawa lang kayo ng mga katwiran at hinahanapan nyo ng mali at pinipilit nyo bigyan ng kahulugan na hindi naman totoo. Yan ang katotohanan dyan. Ano pa? Sabi ng wala daw direksyon ng gobyerno. At nagpapalit daw ng rules in the midstream. O, wala ka naman sinasabi. Ano yun? Hindi ko yata alam yung sinasabi mo, rules in midstream. Nagdi-deviate daw sa urgent needs of society and lacks predictability, transparency, and accountability. Eh, sobrang ang transparent at accountable nga eh. Yung pong IATF na may mga nagsasabing kritiko. Ito raw ay binubuo ng mga military. Hindi po totoo yun. Diyos ko, pambihira naman ngayon. Yung IATF, mga civilian po ang nandyan. Yung iba, galing sa military.